Ayan mga paps, biyahe tayo ng ano ngayon, Marilaki. At gamit natin ang aking Raider 150 Fi na 2017 model. So kumbaga, ito yung mga sinaunang Raider Fi na nilabas dito sa Pilipinas. At pag-usapan natin mga paps, kung sulit pa ba ang bumili ng Raider Fi, lalo na kung second hand, dahil marami nga sa atin yung mas pipiliing bumili ng second hand dahil mas makakamura sila at dun lang yung kaya ng budget nila. Yung iba naman gusto bumili ng ano, brand new pero hulugan, which is para sa akin ng mga paksa, mas okay sa akin bumili ng second hand compared sa brand new na hulugan. Okay lang kung siguro gagamitin mo siya sa ano, sa business yan, okay lang na magkaroon ng hulugan para sigurado na mahuhulugan mo siya. Pero kung ganito lang din na pang daily mo lang, personal use, siguro much better kung bumili ng ano, second hand. Wala naman actually problema. So itong motor na to, second hand ko lang din siya nabili. So 2017 model, nabili ko siya around 2020 ata or 2019, basta kasagsagan ng ano yun mga paps ng pandemic. At na-chambahan ko to mga paps dahil talagang nung pandemic ang mura talaga ng mga presyo ng mga motor doon, dahil yun nga nangangailangan ng pera. Kaya doon yung time na nabili ko tong aking Raider Fi. So ilang taon na rin siya sa akin. Pag-usapan natin kung ngayon ay sulit pa ba bumili ng Raider Fi na second hand. So para sa akin, kung magaling kang mamili, yes guys, sulit pa. Matibay ang gawa ng Suzuki mga paps. Tingnan mo nga ito, 2017 model, pero kayang-kaya pa. Kailangan talaga magaling kang mamili. Kung maaari, magdala ka ng ano mo, trusted mechanic. Pero mahirap din kasi talaga magkaroon ng ano, no, magdala ng trusted mechanic kung bibili ka ng motor. Lalo na ngayon, lalo na sa mga papel ng motor ngayon mga paps, marami ng peke. Mantik na kami nadali dahil isusot namin yung motor ng kasama ko sa Raider Fi. Yung pala peke yung papel, buti na lang may idea kami, may alam kami kung paano tumingin ng mga papel ng motor sa pagdating sa makina. Magagawa nyo rin yan mga paps. Pero pag nakabili ka ng second hand na mura tapos may kataasan ng kodo, sa umpisa panigurado may mga aayusin ka pa dyan mga paps. Dahil maraming murang Raider ngayon mga paps, pero medyo sablay na pagdating sa physical appearance tsaka pagdating sa mga ibang parts na kailangan mo ng palitan. So yun yung ano, yung mga bagay na kailangan mong palitan kapag makakuha ka ng mga murang Raider Fi, lalo na kung yung budget mo is ngayon nga pang 60k lang. Dahil yung mga 60k mga paps, ano, konti lang yung porsyento na makakuha ka na maganda-gandang Raider Fi. Mas maraming Raider Fi na bibigyan ka muna ng konting gastos bago mo mapatino ng maayos yung motor. So buti na lang na nabili ko tong motor na to, wala akong naging problema mga paps. Pinalitan ko lang yung sprocket niya kasi sobrang lakas ng damba. Dahil yung sprocket na ito nung nabili ko is 1443. Ito rin yung first na motor ko mga paps. Nag-clutch pa. Kaya in short, okay pa. Maganda bumili ng mga second hand na ano ngayon, na Raider Fi. Sulit pa rin siya mga paps. Yun nga lang, kailangan mo lang maging maingat sa pagpili. Lalo na sa panahon natin ngayon, eh, maraming kawatan na mimeke at nagbebenta ng motor na talagang tinatago yung main issue. Kaya kung hindi mo kayang makakuha ng mekaniko para tumingin ng motor, simpleng bagay lang naman na chinecheck ko noon is ano, una, sundutin mo agad yung tambucho mga paps. Pero yung iba kasi nililinisan bago makipag-meet up eh. Pero yun nga, sundutin mo yung tambucho. Okay lang na ano mga paps, may carbon yan, itim yung pupunta sa daliri mo, basta hindi lang basa. Dahil pag may basa yung ano, pag may langis yan,
may langis-langis yung tambucho, pass ka na agad doon mga paps, bibigyan ka nun ng sakit sa ulo. Pangalawa mga paps, bago nyo andarin yung motor, basta malamig pa yung makina, buksan nyo yung ano, yung sa may radiator cap, kung kaya nyo buksan mga paps, tapos paandarin nyo. Check nyo mga paps, dapat hindi bumubulwak ng ano yan, hindi bumubulwak yung coolant kapag pinapaandar nyo. Try nyo bomba-bomba eh. Dapat hindi po, hindi bubulwak ng ano yan, hindi bubulwak ng coolant. Pag once na bumulwak yan, may problema ulit sa makina mga paps. Pangatlo, kailangan nyo bibiliin yung second hand na motor. All stock, as in stock lahat ng engine mga paps. Siguraduhin nyo din na hindi galing sa karga tapos binalik sa stock. Pinakamaganda kung stock talaga, as in. Tapos, as much as possible, kung may mahanap man kayo, yung first owner na, di ba? Pinakamaganda yung first owner dahil ibig sabihin, alam niya na kung ano yung problema sa motor, unlike sa mga, hindi ko naman nila lahat mga paps, no? Sa mga buy and sell kasi, na hindi naman nagtatagal sa kanila yung mga motor. Eh, hindi nila alam kung ano yung mga issues. Dahil may mga first owner kasi na honest sila pagdating sa mga issues. Lalo na kung alam nila na matino kang buyer, di ba? Pagdating kasi sa buy and sell, kahit alam nilang may issue, itatago at itatago nila yan mga paps. Basta maibenta lang nila yung motor. At isa rin mga paps, pwede rin kayo mag-base sa Odo. Yes, may mga nandadaya ng Odo. Okay pa din kung mag-base ka sa Odo dahil hindi naman lahat kayang mandaya ng Odo. Marami pa rin yung ano, yung totoo yung ano nila mga paps, yung odometer nila. Dahil yung iba mga paps, pinapalitan yung ano, palitan lang yung ito, panel gauge. Iba na agad yung Odo nyan. Pero may mga nakakausap kami nun na sinabi naman na nagpalit na siya ng Odo, pero dati ganito pa yung Odo nyan, diba? Meron talaga mga seller, lalo na yung mga first owner, na honest din talaga sila pag magbebenta ng motor. Lalo na kung ang meetup eh, sa mismong bahay nila, diba? Kaya nga sabi ko kanina, as much as possible sa mga first owner kayo bumili. Pero hindi naman ibig sabihin na pangit bumili sa mga buy and sell. Sana sabi ko lang na much better kung sa mga first owner kayo bumili ng motor. Dahil mas kabisado nila yung mga motor nila. So ano pa ba, yung mga chine-check namin pag bumibili kami ng second hand na motor. Actually nakailang second hand na kasi kami ng motor mga paps. Mga pinsan ko, doon kami rin yung tumitingin. Tropa, yan, mga magtotropa. Kami-kami lang din yung tumitingin mga paps. At lahat ng nakuha namin okay, walang naging sakit sa ulo. At yun lang, nag-search lang din kasi ako sa YouTube, kami ng tropa, kung paano tumingin ng mga second hand ng motor. Hindi na kami nagdala ng mga mekaniko nun. Pero yun lang, pagkabili lang talaga ng second hand na motor, kahit sabihin pa nung ano, nung seller, nung nagbebenta, nakaka-change oil lang yan, kakapalit lang ng gear oil, palitan nyo pa rin yung mga bagay na yun mga paps, para ma-monitor nyo sa sarili nyo kung ano yung mga, kung para ma-monitor nyo kung kailan dapat kayo magpalit ng mga langis. So yun yung mga dapat nyo gawin pag nakabili kayo ng second hand na motor. Siyempre, isa rin sa titignan nyo dapat is yung makina. Dapat walang maingay sa makina mga paps. Para mapakinggan nyo ng maigi yung tunog ng makina, takpan nyo muna yung tambucho. Dapat walang mga ginigiling na karne. So yun yung mga chinecheck namin mga paps. Bago yung mga physical appearance. No? Pero malaking factor din kasi yung physical appearance. Tapos, pagdating sa makina, check nyo yung mga gasket. Baka may tumatagas naman na langis. Yan. Tapos, pag napandang nyo na yung motor, check nyo rin na maigi yung tambucho. Kung naglalabas ba ng usok. Ayun, ayun yung mga dapat nyo i-check mga paps.
Tapos, tignan nyo rin kung nabuksan na ba yung makina. Mahalatahan nyo naman mga paps eh, sa mga tornilyo nya, kung may lamat na nabuksan na yung makina. Silipin nyo yung mga bagay na yun mga paps. Pero kung sinabi ng seller na napa-refresh niya na yung binibenta niyang motor. So may mga tao kasi mga paps na hindi naniniwala sa pagre-refresh ng motor. Para sa akin kasi yes, naniniwala ako pagdating sa refresh ng motor. Dahil may mga parts din talaga na kailangan ng palitan. So pag na-refresh na yung motor, tinatanong ko mga paps kung kanino sila nagpa-refresh. Dahil kung nagpa-refresh na ng motor, syempre okay din sa akin yun. Lalo na sa mekaniko na talagang pinagkakatiwalaan, di ba? So kung dito sa Metro Manila, pag sinabi nila na pina-refresh nila kay Benworks, syempre okay sa akin yun mga paps. Lalo na hindi naman ako close-minded pagdating sa refresh. Pero hindi naman natin masisisi yung ibang tao, no? Na hindi naniniwala sa refresh. Dahil para sa kanila, once na binuksan na yung makina, eh wala na raw talaga. So ayun lang mga paps. Pag na-check na yung makina, check lang yung physical appearance. Kung may mga dapat bang palitan, diba? Compute mo lang naman kung ano, kung malaki ba yung gagastusin mo pag papalitan mo yung mga parts na yun. So kaya ngayon, 2017 hanggang ngayon, okay pa mga paps. Wala pang problema, wala pang binibigay sa akin na sakit sa ulo. Kaya kung bibili kayo ng mga second hand na motor, piliin nyo lang talaga mga paps. Tignan nyo lang talaga ng maigi kung kamusta yung motor, pinaalagaan ba siya, malaki ba yung magiging gastos mo pag i-maintain mo siya, pagpabili mo, malaki ba yung gagastosin mo pag i-maintenance mo siya. Dahil pag na-check nyo ng maigi yung motor mga paps, makakachamba at makakachamba din kayo. Makakuha din kayo ng magandang motor. Kung pangarap nyo ang Raider Fi, kung second hand lang ang kaya nyong bilhin, sige lang mga paps. Walang problema kung second hand yung magiging motor mo, wala rin problema kung magiging hulugan yung motor mo. So lang as pera mo yung ginamit mo, walang problema dyan mga paps. Check ko na rin kung ano yung mga naging pinakamahal na gastos ko dito sa aking motor. Mula nung nabili ko na second hand mga paps. Ang pinakamahal lang naman na nagastos ko is pag-upgrade. Pagdating sa maintenance, wala akong naging problema dyan. Dahil kailangan mo rin talaga maintenance mga paps para maalagaan ng maayos yung motor mo. Biruin mo, 2017 model pa tong motor ko mga paps. Ito yung sinaunang Raider Fi na nilabas dito sa Pilipinas. Mga 2017 model. Pero tingnan mo naman, ganda pa rin ng ano, takbuhan. Wala pa rin binibigay sa akin na sakit sa ulo. At tips din pala mga paps, no? Kung makabili kayo ng 2017, 2018 at 2019 mga paps na Raider Fi, lalo na kung gold yung crankcase, pinakamaganda nyan, ipacheck nyo na agad yung balancer damper. Dahil meron yung pin na kailangan ilagay dun. Dahil yun yung wala sa mga sinaunang Raider Fi mga paps. At yun yung naging major issue ng Raider Fi, yung balancer damper. So yun lang naman yung mga tips ko. At sa mga katanungan kung sulit pa ba ang Raider Fi ngayon kahit second hand. Lalo na, ang dami na nagsilabasan na mga motor ngayon na ang dami ng technologies na kinabit, no? Yung mga yon wala dito sa Raider Fi. As in, tong Raider Fi, tinatawag talaga siya na raw bike, no? Raw, as in raw na raw. Pero, kung ako yung tatanungin mga paps, kahit ilang beses pa ako tanungin, sulit pa rin magkaroon ng Raider Fi. Pero gusto ko rin magkaroon ng motor na ano mga paps, yung Winner X. Parang napoformaan ako sa Winner X eh. No to brand wars tayo mga paps. Pero ewan ko, ang dami pa rin talagang taong palaban pagdating sa brand wars, no? Karamihan naman dyan mga bata eh. So ayun mga paps, malapit na ako sa Buso-Buso. So actually tatlo kami mga paps sa tang meetup namin sa may Buso-Buso. Kaya mag-isa lang akong pupunta sa Buso-Buso. At hindi ko alam kung nandun na sila. Kasi chill ride lang yung takbo ko eh.
lang tayo ng kalabang mga paps dahil ayun, tambay lang naman tayo sa bahay, lalo na ngayon nag-uulan na naman dahil may bagyo. Hopefully hindi umulan hanggang mamaya, hanggang makauwi tayo, no. So ayan mga paps, paano ko nga ba nasabi na sulit pa rin magkaroon ng Raider ngayon? Tingnan nyo na lang tong motor ko mga paps, 2017 model pa to. Wala pa rin binibigay sa akin na sakit sa ulo to mga paps. Presentable pa rin siya tignan. Siyempre, kailangan lang talaga natin ng matinding pag-aalaga. Dahil ang pinaka malaking nagastos ko lang naman dito is yung pag-upgrade, no? Pagbili ng throttle body, 10 holes injector, no? Pagpalit ng pipe, pagpaparimap. Yun lang yung pinaka malaking nagastos ko dito mga paps. Pagdating sa makina, yan. Pagdating sa paglo-long ride. Walang naibigay na problema sa akin to mga paps. Ano lang, sakit lang sa katawan. Matibay kasi ang gawa ni Suzuki. No, matibay ang pagkagawa niya dito sa Raider Fi. Yun nga lang, mga SGP parts niya. Eh yun, pag kailangan may papalitan ka tulad ng mga block, talagang masakit sa bulsa. Yung black pa lang niya, nasa ano na ata, 13K to 15K. Ewan ko yan, mga brand new. Wala pang ano yun, mga paps. Wala pang lamang loob. As in, yung ano lang. As in, yung black niya lang talaga. Oh. Yung mga maglalaro sa Marila kaya. Mga naka-GP concept, ah. Wala ko, naririnig nyo ako pero sakit talaga niya sa tenga. So yun lang naman mga paps, yung masasabi ko na sulit talaga ang magkaroon ng Raider Fi kahit sa panahon natin ngayon, kahit na ang dami nang naglabas ang mga motor na maraming technologies na kinabit, kahit wala yung mga yun dito sa Raider Fi, sulit pa din siya. Baka second hand man yan or brand new mga paps. So ito na yung mga kasama ko mga paps. Bali tatlong motor kami ngayon.
trying.